blessed day, nakaka-blessed. So, medyo parang cliffhanger po itong ginagawa nila ngayon or ginagawa po natin. This time po kasi yung facade po, which is the most important part of the building. Wow! So mga ka-blessed, no? So ito yung inner side, pinaplaster na po natin. So kagaya po na panood sa mga other vlog. So yun po yung standard natin, no? Lalagyan po siya ng nylon monoline. At pag nalatagan na po siya, ay yun nga, uumpisahan na. Nalagyan ng mga concrete mixture. Para yun yung magiging guide po natin, mga ka-blessed. Okay, so this time kasi mayroon tayong pinifinish dito. So yan po, nakatapak po sila. Yan, you can see po yung taas po nung pinupwestahan po natin sa scaffolding, then pinifinish po yung wall. Yung wall dito sa area na to. And anyway, ito no, bali naka yung medyo alanganin yung pwesto. Naka-harness po, no? So, pero kailangan maingatan po natin yung bawat isa. Pero ito, pinag-harness na rin po natin yung isa para just to be secure. Okay, kaya alam, yun nga, medyo makalat po sa ilalim, no? At yun nga, siguro, we'll take a shot of this sa outside para po mas makita nyo po yung ginagawa po nila later, okay? So, yan. Ito lang po yung malapitan. So, naging mabait tayo mula sa mga corrugated steel bar natin. At kasi kakailangan natin to para dun sa wall natin sa kabilang side. Which is, yun nga, nakahang kasi siya or walang pag-tungtungtungan yung magpa-plaster po sa kabilang side, mga ka-blessed. So anyway, makikita naman natin to once na inilagay na, then yun nga, kailangan talaga naka-harness yung magpapalitada rin to. Kasi totally ito lang yung tutungtungan nila eh. Then ito mga ka-blessed, no? After natin matapos yung fabrication, so sama-sama or tulong-tulong po na iakit po yung mga natapos nating gondola steel frame. Okay? So ito isasabit na po natin to sa gilid para from there, after po may sabit sa gilid nito ay lalagyan po ito ng mga tungtungan na made of 2x6 naman po na solid wood.
So, ito mga ka-blessed, no? Nakakita niyo po, no? Nalagyan na po natin ng mga 2x6 na wood. Yung mga end-to-end po ng gondola natin para maging tungtungan ng mga tao. So, from here, yan, may mga materials po na inaabot po. So, syempre magsisimula yung plastering natin mula sa itaas. Okay? So, pababa po yung magiging procedure or method nung paglalagay natin ng plaster. Okay? So, kaya napansin nyo, talagang medyo, or talagang challenging po yung paggawa po rito sa exterior perimeter wall plastering natin. Ma-view natin dito yung likod ng ginagawa nating building at para makita nyo lang din po yung mga na-finish natin. So nakasabit pa yung gondola natin doon. So mga ka-blessed, bago po tayo magtapos, hayaan nyo pong magbahagi si YP ng... Muli, ako ay makapagbagi sa inyo ng ating magiging kalakasan. Ayon sa Kawikaan, Kabanata 23, Talata 1-5. Madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Para sa akin, kataunawa ko po, no? Ang lahat ng material na bagay, maaaring makuha natin, makamit natin. Pero sa isang banda, ano ba yung mahalaga sa buhay natin? Magiging mas masaya tayo, no? Kung meron tayong mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon, pero lagi natin siyang kasama. Sa bawat natatanggap nating pagpapala o blessing o material na bagay, lagi nating iisipin na si Jesus at si Lord ang nagbigay sa atin. Yung mga bagay na meron tayo nito, hindi natin madadala sa ano. Ayon nga kay Haring si Haring Solomon, no? Si Haring Solomon, wala, dun niya naisip nga na anin mo ang lahat ng bagay. Pero ang pinakamahalaga, yung buhay na kasama mo si Kristo. Yun yung pinaka achievements natin na sa buhay natin hanggang sa humabay. Nakasama natin si Jesus. Okay. So, malalim yung mahal. Malalim na, no? Anyway, no? So, application lang sa akin, mga ka-blessed. So, siguro dito sa job site, no? Madaling mawala ang kayamanan. Parang, pag mag-business ka lang. Although, syempre, kaya ka nag-business para kumita. Pero, again, hindi yung sobrang yung actually, 'di ba, parang kailangan ma-manage natin lahat 'yun. Kasi nga ang mangyayari, baka ang eye natin imbis na mapabuti or maibigay yung best natin na service and quality ng mga materials na may provide natin sa construction or anumang business meron kayo, eh mai-compromise na naman yung quality. Tapos, kasi nga, gusto mo, i-compromise yung quality para lumaki yung kita mo. So, parang again, sa kayamanan ka, naka-focus. Diba?
So ang sa amin kasi mga ka-blessed, ang vision namin, maibigay yung best namin for customer satisfaction, which is kasi word of mouth, di ba pa? Masasabi sa mga kakilala nila na yung talagang trabaho namin is talagang pinagbuti namin yung mga materials hindi namin tinipid. At the same time, nagkaroon ng constant communication with the owner and with on our part. So, yun po yung mahalaga eh, na magkaroon ng ma-develop po yung ganong working relationship. Siyempre, hindi mo siya, sa amin kasi hindi namin siya inaari na client na we consider them as friends, diba? Na whatever happens, eh kami pa rin yung magkikita at magkakasama after nitong project. Yes. So, and above all, sigat. So, baka pwede namin i-share para pag in-invite namin yung pastor natin. So, yan mga ka-blessed. Patuloy lang po kayong manood sa amin na may kindly subscribe po, share, and like, then kindly click the notification. para ma-update namin kayo sa bawat bagong video na i-upload. Muli, Chessie! I'm Marisa Santos, sa Blessed Santos Vlog. At ako naman po si Silver Santos, na nagsasabi sa inyo ng isang mapagpalang araw po. Thank you.